ang prostitusyon, human trafficking ay isa sa mga pinakamalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ano nga ba ito at paano natin ito maihiwasan? Ako, si Ayan Moses, kasama ang ating mga grupo, sabay nating alamin dito sa The Student Reporters. Prostitusyon ang pagbibigay ng servisyong sexual ng mga tao sa kalitang bayan. Ang pagkaraniwang pumapasok sa kaisipan ng mga tao kapag nababagit ang prostitusyon ay babae lang ang sangkot. Ngunit, ngunit sa kalaman ng mga tao ay madaming uri ang prostitusyon, kagaya ng male prostitute at child prostitute. Nagkakaroon ng prostitusyon sa bansang Pilipinas dahil sa kahirapan, kasalatan ng edukasyon, pagkasira ng pamilya, at sa huli, implementasyon ng barkada o kamag-anak. At dahil dito, nasisira ang dignidad at moralidad ng mga kabataan, lalo na sa mga menorteng edad. Batay sa tala ng grupong End Child Prostitution and Trafficking o ECPAT International, nasa 300,000 ng batang Pinoy ang pasok sa prostitusyon. Nasa 60% sa mga ito ang nabibiktima mismo ng mga magulang. Batay naman sa tala ng mga grupong We Protect Alliance, Agency Council Against Child Pornography, na ilabas ng 1,000,000 imahe ng mga batang naaabuso sa pamamagitan ng child pornography noong 2019. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po ay si April Shane Distrillo at narito po ako ngayon sa Adunay Asian Academy para hingi ng opinion ng isang guro na nagtuturo sa paaralang ito. Siya ay si Binibining Gaya F. Mata, isang English teacher at kasalukuyang nagtuturo sa 5 baitang. Magandang hapon, Binibining Gaya. So, narito po ako para ikay interviewin at hingin ang iyong sariling opinion tungkol sa prostitusyon. So, karamihan dahilan kung bakit may nangyayaring prostitusyon ay ang kahirapan. So, para sa inyo, bakit karamihan tao mas pinipili nilang maging prostitute kaysa maghanap ng mas maayos na trabaho? Ang prostitusyon ay hindi lamang makabago sa pandinig nating lahat kasi ang prostitusyon ay isa sa mga pinakalumang profesyon na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan. Na noong unang panahon pa man bago dumating si Kristo, 'di ba? So, sa ngayon ay hindi lamang babae ang gumagawa ng prostitusyon, gayon din ang mga kalalakihan. Alam naman natin na ang kahirapan talaga ang malaking dahilan sa pagpasok ng ganyang klaseng gawain kahit paman ito ay nakakasama sa moralidad, dignidad at kalusugan ng isang tao. At marami sa ating mga Pilipino na sasagupiin lahat para lamang maiaahon ang buhay sa kahirapan. At alam naman nating lahat, 'di ba, na ang prostitusyon ay isang masamang gawain. Pero hindi natin masisisi ang isang tao kung papasok ba siya sa ganyang klaseng gawain kasi
the gaya nga ng sinabi ko, dulot ng kahirapan. Para sa akin lang, kung ang isang tao ay pumasok sa ganyang gawain, ay wala tayong karapatang manghusga. O dahil hindi natin alam ang specificong dahilan kung bakit gumagawa ang isang tao ng ganyang klaseng gawain. At karamihan naman sa kanila ay nagagawa lamang sa sapilitan. Na karamihan sa modernong panahon ngayon ay ang mga minor de edad ay na-involved talaga sa ganung klaseng gawain. Na minsan masisisi or ma-blame natin ang mga parents sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Na mas pinipili ang karamihan ang prostitution kaysa maghanap ng trabaho dahil madali ang kita at na-negotiate nila ito sa kanilang gustong kantidad o bayad o presyo. Na sa lahat ng aking ipinapahiwatig or gina-explain, hindi nakadepende lamang ito kung ano talaga ang choice ng isang tao. Ano ang posibleng gawin ng gobyerno ng ating bansa para maiwasan at matigil ito? Para sa akin, ang posibleng gawin ng gobyerno sa ating bansa para maiwasan at maitigil ito ay pagbibigay ng maraming oportunidad sa ating bansa na sa gayon ay marami ang mabibigyan ng marangal na trabaho. Na sa ganyang paraan, marami ang makapipili kung anong marangal na trabaho ang kanilang papasukin. Tulad ng pagbibigay alam ng gobyerno sa publiko ang epekto ng prostitusyon sa kalusugan ng tao at higpitan ang pagsasatupan nito. Human trafficking. Tinatawag din itong slave trading dahil ang mga taong gumagawa nito na tinatawag na traffickers ay bumili ng tao sa iba't ibang bansa. Ito ang illegal na pangalakal ng mga tao para sa forced labor, sexual exploitation, at human slavery. Republic Act Blog 928 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ay ang batas mula sa Kongreso na nagtatakda ng mga patakaran para sugpuin ang pagkakalakal ng tao. Nagtatag ito ng mga mekanismong institusyonal na kinakailangan upang pangangalahaan at tulungan ng mga taong ikinalakal. Na paghahakot, pagkakandong o pagtanggap ng tao, may paintulot man ang biktima o wala. Pagtanggap ng tao sa loob o sa pagitan ng mga hangganang bansa at iba pa. Ang uri ng human trafficking, mga gawain ng human trafficking, mga gawaing nagtataguyod sa human trafficking, qualified human trafficking. Ang pagkakaiba ng human trafficking sa human smuggling ay ang human trafficking ay karaniwang may pamimilit, humahantong sa pananamantala matapos na maipasok ng ilegal ang isang tao sa ibang bansa. Itinuturing na usaping pangkaraptang pantao. Ang human smuggling naman ay karaniwang walang pamilit. Kinatatapukan ng pagtanggap ng bayad para sa pagpapadali ng ilegal na pagpasok ng isang tao sa ibang bansa at tinuturing na usaping bandaryo. Qualified human trafficking. Habang buhay na pagkakabilanggo at multa mula 2 milyon hanggang 5 milyon. Actual na human trafficking. 20 taong pagkakabilanggo at multa mula 1 milyon hanggang 2 milyon. Pagtataguyod ng human trafficking. 15 taong pagkakabilanggo at multa mula 500,000 hanggang 1 milyon. Paggamit ng taong ikinalakal sa prostitusyon. Unang pagkakasala. 6 na buwan na paglilingkod sa pamayanan at multang 50,000. Mga sumunod na pagkakasala.
isang taong pagkakabilanggo at multang 100,000. Hindi na nakapalag sa NBI Anti-Human Trafficking Division ang mga naabutan sa isang condominium unit sa Makati City na ginagawa umanong safe house ng mga babaeng ginagamit sa prostitusyon. Pinipicturan nila ito, tapos yung mga pictures ng mga victim, ipinapakita nila doon sa mga prospective customers nila na allegedly mga Chinese nationals na nagkakasino. Na-rescue naman sa kondo ang 16 na babae, 11 sa kanila ay mga menor de edad. Ang mga kaso laban sa human trafficking ay maaaring isampa alinman sa mga lugar kung saan isinagawa ang trafficking ng tao. Ikalawa, nangyari ang alinman sa mga elemento ng trafficking ng tao. At huli, kung saan naninirahan ang biktima na isagawa ang krimen. Maaaring magsampa ng kaso o reklamo laban sa human trafficking ang mga sumusunod: ang taong ikinalakal, mga taong may relasyon sa taong ikinalakal, at sa huli, kung sino mang may personal na kaalaman tungkol sa krimen. Maraming tao ang nagiging biktima sa human trafficking, lalo na sa bansa na sinasakop ng Asia dahil sa kahirapan. Dahil kung walang kahirapan, walang tao na maluloko, walang tao na magigipit, na kung saan ito yung magtutulak sa kanila sa pagpunta ng ibang bansa, kahit hindi ito lisensyado, kahit hindi ito dokumentado. Kaya para sa akin, yung rason kung bakit maraming biktima ng human trafficking dahil sa kahirapan. May dalawang epekto yung human trafficking sa atin. Una, sa bansa, saka sa tao. Una, sa bansa, ito ay nakaka-epekto sa ekonomiya. Dahil nawawalan ng mga manggagawa dito sa sarili nating bayan. Kaya yung nangyayari, bumababa yung production ng ating mga ekonomiya. Dahil yung mga tao na dapat sana dito nagtatrabaho, minadala sa ibang bansa dahil yun, nabibiktima ng human trafficking. At ang epekto ito sa tao, minsan yung human trafficking, nagkakaroon ng isang tao ng sakit sa pag-iisip dahil sa depression at saka sa takot. Takot at depression dahil hindi maganda yung pagtrato sa kanila sa mga lugar o sa mga bansa at pinagdadalhan nila. Yung iba minamaltrato, yung iba binubugbog. Kaya yung naging epekto nito is may sakit sa pag-iisip, no, to the point na nagiging baliw yung mga tao na biktima ng human trafficking. May mga dapat gawin yung mga tao para maiwasan nila na maging biktima sa human trafficking. Una, dapat kung mag-a-apply sila para sa ibang bansa, kailangan lang alamin kung lisensyado ba yung ahensya na pinag-a-applyan nila. Pangatlo, alamin nilang mabuti yung background ng tao na nagre-recruit sa kanila, kung ano yung motibo nito at kung anong klaseng tao yung nagre-recruit sa kanila. At kailangan mapagmatiyag sila sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng mga recruitment agency. At yung pang-apat is education. Kailangan nilang pag-aralan kung ano yung mga dapat gawin para maging isang legal na OFW. Mas kilala sa pangalan Interagency Council Against Human Trafficking na tasa ng pagtupad ng RA 9208, ang IACA ay binubuo ng mga sumusunod. Thank you.
LGI. Magsasagawa ng mga kampanyang nagbibigay kaalaman o impormasyon laban sa human trafficking. Subaybayan, magtala at mangangalaga ng isang databank tungkol sa mga kaso ng human trafficking. Mamaknubay sa mga LGU at barangay sa pagbabantay sa mga taong nangangalap ng mabibiktima at sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko tungkol sa human trafficking. Nagpapalakas sa kakayanan ng mga pamilya at sa bayanan na supoy ng human trafficking. Gagamitin ang mga naitayong mekanismo at organisasyon upang pigilin at supoy ng human trafficking. Ang mga gawain naman ng LGU ay papalaganap ng impormasyon tungkol sa human trafficking, susubaybay at magtatala ng mga kaso ng human trafficking, magkakansela ng mga lisensya ng mga tiwaling establishmento, makikipag-ugnayan sa iba pang ahensya sa pagsasagawa ng mga kampanyang pang-impormasyon tungkol sa human trafficking at iba pa. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ay nandito upang pag-usapan ang issue tungkol sa RH Bill. Ang RH Bill o Reproductive Health Law ay isa sa mga pinakamalaking issue sa ating masanong ito ay isang panukalang batas pa lamang. Ang pamahalaan ng simbahan ay hindi nagkasundo sa batas na ito. Hindi sangayon ang mga simbahan sa nais na ipapatupad ng RH Bill. Ang RH Bill ay may layunin na magkaroon tayo mga publiko ng kalaman ukol sa reproductive health care at maiwasan ang maagang pagbubuntis at maiwasan ang pagpasa ng mga sakit na napapasa lamang sa pamamagitan ng pagtalik. Pagkabat marami ang hindi sangayon, ay marami din ang sangayon sa isyong ito. Ang reproductive health ay tumutukoy sa pangkalahatang kalusugang pisikal, pangkaisipan at panlipunan na may kinalaman sa reproductive system, paraan at proseso nito. Nakapaloob dito ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng kaalaman at kakayahang mamili na nais niyang paraan ng pagpaplano ng pamilya sa batas, ligtas, epektibo, at abot kaya. Ang Reproductive Health Law ay batas na may layuning magbigay ng serbisyong pangproduktibo para sa lahat. Ipinatutupad dito ang family planning o pagpaplano ng pamilya para sa mag-asawa, lalo na sa mga walang kakayahan sa buhay. Layunin din dito na bigyan ang mag-asawa ng angkop na impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagpaplano ng pamilya na ligtas, epektibo, at abot kaya. Kailangan natin ang RH Law dahil sinisigurado nito ang sustainable at impormasyong pang-reproduktibo para sa mga Pilipino. Ang mga proyekto at programa ng administrasyon ay maaaring hindi ituloy ng kasunod na administrasyon. Kasunod nito, ang lokal na opisyal ay maaaring magtagal ng 3 taon. Pagkatapos nito, maaaring ang kanilang sinimulan ay matigil. Hindi layunin ng RH Law na kontrolin ang populasyon. Layo ng RH Law na magkaroon ng population development o pagpapaunlad ng populasyon. Ang pagkontrol ng populasyon ay nangangahulugang paggamit ng puwersa o sa pilitang pampagamit ng mga pulisyang pampopulasyon na labag sa kalooban ng tao. Layunin ng population development na matulungan ang mag-asawa na maabot ang kanilang nais na laki ng pamilya, habang isinasaalang-alang ang kalusugan ng ina at anak. Pinipigilan din nila ang maaagang pagbubuntis ng kabataan at binibigyan nila ng kakayahan ang pamalaan na maabot ang isang pantay na distribusyon ng populasyon. Hindi. Ayon sa United Nations Program for HIV or AIDS o UNAIDS, ang mga kabataan na bibigyan ng kaalaman upo sa kanilang seksualidad ay mas naging maingat sa mga bagay na may kinalaman
sa sex o pagdatali. Hindi layunin ng RH Law na isilegal ang abusyon. Malinaw na isinasaad sa RH Law ang pagiging labag sa batas ang abusyon. Layunin lamang ito na tiyakin ang mga kababaihang mangangailangan ng kalinga para sa kompleksyon na may kinalaman sa abusyon ay tatuhin ng makatao at hindi mapangasga. At dito nagtatapos ang aming dokumentaryo upos sa prostitusyon, human trafficking at RH law.